sumainyo niyo ang Panginoon. Mga kapatid, ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ang ating pong mabuting balita ngayong araw na ito ay ating hahanguin mula kay San Lucas, Kabanata 5, mga talata 27 hanggang 32. Sa mabuting balita, tinawag ni Jesus si Levi, isang mangungulekta ng buwis. Pagkatapos nito, inanayahan siya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng piging at sila'y nagkaroon ng salo-salo kasama ng iba pang mga maniningil ng buwis. Kaya nagtataka ang mga taong nakakita nito at ang sabi nila, bakit siya'y nakikituloy sa tahanan ng mga makasalanan? At ang sabi naman ni Jesus, pumunta ako dito hindi para sa mga walang sakit, kundi para sa mga may sakit. Tinatawag niya ang mga makasalanan at hindi ang mga matutuwid. Mga kapatid, ang ating mabuting balita ay isang magandang paanyaya para sa ating lahat, na tayo ay lumapit kay Jesus upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon upang makapasok sa kanyang kaharian. Tayo na mga makasalanan ay binibigyan ng pag-asa, bagong pagkakataon upang ating talikdan ang ating makasalanan at sa ganon mapabilang tayo sa kanyang kaharian. Pagnilay natin yung puntong sinabi ni Jesus, ang tinatawag niya ang mga may sakit, hindi ang walang sakit. Ang tinatawag niya ang makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Hindi naman po ibig sabihin ito ay walang puwang ang mga matutuwid at ang mga walang sakit. In fact, sila ay naandoon, nauuna sa kaharian ng Diyos. Ang mga matuwid at mga walang sakit, sila ay nangunguna sa kaharian ng Diyos. Pero ipinapaalala lang sa atin ni Jesus sa mabuting balita, ang tunay na matuwid, ang tunay na walang sakit, ay nag-aakay, kumakalinga sa mga makasalanan at walang sakit. Sapagkat kung ating iiwan ang mga makasalanan at mga walang sakit dahil lamang tayo ay tinuturing natin ang ating sarili na matuwid at tayo walang sakit, ibig sabihin, wala na tayong ipinagkaiba sa kanila. Ang bawat tao ay may pagkakataon upang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang kinakailangan lamang ay pagtanggap. Ang kinakailangan lamang ay pagkakataon. Sa totoo lamang, mga kapatid, marami tayong mga kapwa, Filipino, Katoliko, Kristiyano, na ang totoo gustong-gustong magbago. Ang totoo gustong-gustong mapalapit muli sa Diyos. Dangan nga lamang, hinusgahan na ng mundo. Dangan nga lamang, walang pagkakataon o oportunidad upang ipakita na sila'y handa ng magbago. Salamat sa halimbawa na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ngayong araw na ito. Giving opportunity to every sinner, to every individual na lumalapit sa Diyos. Sana tayo mga kapatid, maging daan upang ang bawat isa ay makita pabalik ang daan pauwi sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. At huwag nating hahadlangan. Nawa tayong lahat akayin ang makasalanan patungo kay Kristo. At tayo din naman bilang mga makasalanan na nakatagpo ngayon kay Jesus, manatili sa Kanya, manatili sa kabutihan ng Diyos upang sa ganon patuloy tayong maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Ngayong mahal na araw, ngayong Semana Santa, sa nalalapit na pagdiriwang natin ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, naway akay natin ang bawat isa upang maranasan nila ang tunay na kahulugan ng pagkamatay sa sarili. Katulad ni Jesus, sa bandang huli, tayo muling mabubuhay sapagkat tinanggap natin ang biyaya na nagmumula lamang kay Kristo. Ang kasalanan natin, tinubos ni Jesus. Kaya naman, hayaan nating tayo ay makibahagi sa kanyang kaharian. Salamat.